Sa Pulsa video, ang konfrontasyon sa pagitan ng kampo ng mga Degamo at isang dating tauhan ng mga Teves pagkatapos ng Senate hearing kahapon. Giit ng tauhan ng mga Teves, tinakot daw siya ni Mayor Fritz Diaz na pamangkin ni Governor Degamo. Nasa frontline ng balitang yan si May Ann Los Baños. Sa cellphone video na ito, makikita ang kumpulan ng mga tao sa loob ng committee room ng Senado. Nangyari yan pagkatapos lang ng pagdinig kahapon kaugnay ng pagpatay kay Negros Oriental Governor Ruel Degamo at sa iba pang karahasan sa Negros Oriental. Ang nakatalikod na nakajacket ay si Shaton Mayor Fritz Diaz, pamangkin ni Governor Degamo. Tumagal ng ilang segundo ang kumpulan at tila kumprontasyon ng mga tao. Ilang saglit pa, makikitang bahagyang nabawasan ang kumpulan. Kabilang sa mga naiwan si Jerome Nalam, ang dating tauhan ng mga Degamo na nagtatrabaho na ngayon para sa mga Teves at nagsalita kahapon sa Senate inquiry. Sumbong ni Jerome, palabas na sana siya ng committee room ng Senado nang sugurin siya ni Mayor Diaz at ng mga taga-suporta ng pamilya Degamo. Dinurok pa niya ako. Sabi niya, kung sa Bisaya pa, nilampos mo pagpatay ni Degamo, pero wagod mo nilampos pagpatay na ako. Grabe niyong harassment para nako, Your Honor. Kasi in-invite niyo ako dito na safety. Safety ako kasi nandito sa loob ng sinig. Pero for the record, there was no physical contact. Eh malapit na yung kasi akala ko magka-class na kasi marami na yung mga sumabay na sa grupo nila eh. Aminado si Diaz na nilapitan niya si Nalam pagkatapos ng hearing, pero hindi niya raw ito tinakot at wala rin daw siyang sinabing masama. The harassment is not true. I approach him, nag-abot kami doon, nakita ko siya, parang lumuhod ako, sinabi ko sa kanya, napatay niyo siya, pero hindi niyo talaga ako napatay. Pero yung sumigaw, yung isa, niluhod ako, Your Honor. Sino yung kasama niya? Nakabrown, di ko kilala. Sabi ko, huwag kang makialam dito. Sabi ko, nagpakilala siya. Sabi ko, barker ka ng mga TV. Humingi na ng tulong si Nalam kay Senator Bato de la Rosa para siguruhing ligtas sila sa loob ng Senado hanggang makauwi sila sa Negros Oriental pagkatapos ng hearing ngayong araw. Feeling ko parang nung nangyari yun, parang hindi ako safe sa nangyari. Kasi si Mayor, kung tutuusin, Mr. Chair, yung backup niya doon sa Negros, hindi bababa ng 10 baka. Sana naman, Mr. Chair, malayo pa yung sa amin, uuwi kami. For the record, Mr. Chair, ilalabas ko ito na kung ano mang mangyayari sa akin, galing dito patungo sa bahay namin, sila lang ang may alam yan. Kung ang utak namin is warlord, pagkamatay agad ni Degamo, pareho naman kaming may mga kamay. Pwede namin dumiretso, magpatayan na lang kami doon. Pwede kaming makipagpatayan sa kanila. Pero never namin ginawa yan. I admonish you, after this hearing, wala na sana kayong kontak. May pagkakataon namang pati si Senator De La Rosa, nag-init ang ulo. Napiko ng senador sa painitas sa kanya ng resource person na si Colleen Pepino, asawa ng pinatay na broadcaster sa Negros Oriental na si Rex Cornelio. Sabi kasi ni Senator Bato, panig si Pepino sa mga Teves dahil mga Degamo ang tinuturo nilang pumatay sa kanyang mister. Pero pinabulaanan niya ni Pepino. Remember, hindi niyo ako maluko dito as the chairman. Na itong grupo na ito, dalawa lang grupo ito, grupo ng Degamo at grupo ng Teves. Huwag ninyo akong lukuhin dito. Kahit na sinasabi mo na hindi ka konektado sa Teves, yes, naniwala ko, pero in effect, yung presensya nyo dito, side din ng Teves dahil din yung Degamo. So, at ito namang nandito ngayon ng side ng Degamo, din naman yung side ng Teves. So, where do I stay now? Nasa gitna ako ng dalawang grupo na known as Teves side and Degamo side. Huwag tayong magmamalinis dito. Huwag tayong magmamalinis dito. Can I speak for myself now? Pasensya ka na kung na-offend kita. Bigyan mo ako ng abogado, sir, yung hindi kaibigan ng mga Teves. Can you promise me that? Dumalo rin sa pagdinig ang anak ng pinatay na radio commentator na si Edmond Sestoso. Sinabi niya sa Senado na si suspended Congressman Arnie Teves ang hinala niyang nagpapatay sa kanyang ama. Sigurado ka ba talaga na si Arnie Teves ang nagpapatay ng tatay mo?
Yung tatay ko po kasi yung vocal, na vocal po sa about sa issue ng STL po. Maraming alam yung tatay ko po eh. Dahil talagang may prinsipyo yung tatay ko. Nandun talaga siya kay Governor Degamo. Degamo po talaga yung tatay ko. No show pa rin ang mga Teves sa pagdinig ngayong araw. Nauna nang sinabi ni Senator Bato na bukas ang komite kung gusto pa rin magsalita ni Congressman Teves para depensa ng kanyang sarili. Sinabi naman ng National Intelligence Coordinating Agency o NICA sa pagdinig ng Senado na patuloy ang pagkalap ng ebidensya kaugnay sa itinutulak ng DOJ na i-designate o ituring na bilang terorista si suspended Congressman Arnolfo Teves. Baka umabot pa raw ng isa o dalawang linggo ang pag-iipon ng ebidensya. Ayon sa NICA, ang Department of Justice ang kumakalap ng mga ebidensya. Sila rin ang magsusumite ng rekomendasyon sa Anti-Terrorism Council. Oras na katigan ito ng ETC, i-endorso naman ang kaso sa Anti-Money Laundering Council para sa financial investigation. Nagbabalita mula sa frontline, Mean Los Baños, News 5. Mga kapatid, Julius Babaw po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Huwag maging huli at maging una sa lahat sa balitaan. Mag-subscribe at mag-follow sa social media pages ng News 5.